Okay, a very blessed, wonderful morning to each and every one of us. Okay, so welcome po sa ating vlog, welcome po sa ating channel. At ngayon po pag-uusapan po natin yung pagiging permanente ng mga bagay at yung mga bagay na wini-wish natin sa buhay na, uy, sana permanente, uy, sana ganun. Pero hindi naman po nangyayari. Okay? Tandaan po natin sa Bible, Old Testament pa lang po, meron na po mga pangyayari sa bansang Israel na meron silang time at peace, time of peace, no? At peace sila kapag kayo nagrurule ay mahusay na hari. Pero kapag ka napalitan ng wicked king, nagiging iba yung pamamalakad o yung sistema. Ganito po yon. Halimbawa, may isang mabuting hari tulad ni Haring David, no? Tsaka ni Haring Solomon, naghari sila doon nga po sa bansang Israel. Capital, ang capital niyan, Jerusalem, syempre. At maganda yung pamamalakad nila. Maayos yung mga rules and regulations. Maraming mga benepisyong nakuha yung mga tao. Pero bigla-bigla, mag-iiba yung ano, pamahalaan. Hmm? Mag-iiba yung naghahari. Kaya nakalagay sa Bible, pag ang naghahari ay mabuti, masaya ang bayan. Pero pag masama, malungkot ang bayan, di ba? So, ito yung mga tipong, uy, sana permanenteng sila na lang ang hari. Uy, sana sila na lang forever. But, kahit ganun pa ang gusto natin, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung titignan mo ang aklat ng Book of Hebrews, no? Aklat na book pa. Kung titignan mo ang Book of Hebrews o aklat ng Hebro, ayan, perfect na yan. Okay. Nakalagay doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus Christ lang ang forever. Kaya maski sabihin yung mga magkasintahan, natagpuan ko ng forever, alam niyo po ba, marami na kaming dinalawang kasal na ngayon naghiwalay na. Wala na. Wala na. Naghiwalay. Forever daw niya, natagpuan niya na yung mga soulmate. Pero hindi na ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, merong isang forever na hindi nagbabago, si Jesus Christ. At kawawa ang hindi mananampalataya ni Jesus sapagkat, ano, hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Kaya tignan po natin ngayon, sa gitna ng mga pangyayari, sa gitna ng mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay ng bansang Israel dati, like for example, no, nilulusob sila ng mga Egyptians, okay? Dahil nagbago yung isip ng pero, and then pina-chase sila uli, di ba? Ano ang sabi ni Moses sa mga tao? Huminahon kayo, masdan ninyo ang Panginoon ay gagawa. Paano? Eh, mamamatay na tayo rito. Mabuti pa nung nasa Egypto tayo, nasa Egypt tayo. Sabi niya ng ganon. May kinakain tayo, maski alipin tayo. Nakita niyo po ang tawag dito, nakita niyo po yung irony nito. Maski maging, you know what? Maski maging alipin na lang daw sila. Okay na lang daw sa kanila. Basta may kinakain lang daw sila. Ito po yung mga tao ngayon na compromiser. Mga taong maski hindi nila gusto yung trabaho nila, basta may kinakain lang sila, maski mali yung trabaho nila, okay lang sa kanila. Well, itong sasabihin ko, pag inalis ka ng Panginoon sa Egypt, hindi ka na niya ibabalik sa Egypt. Kung believer ka ni Jesus, inalis ka na sa Egypt. Pero meron pa rin tayong Egypt mindset. Okay, inalis na sila sa Egypt, pero meron pa rin silang mindset na ganon. So, anong sabi ni Moses? Be still and watch. May gagawin ng Panginoon. Kasi, tignan po ba naman ninyo? Harapan nila, dagat. Sa palibot nila, disyerto. Sa likod, ayan na yung mga Egyptian, sinahabol sila. Kaya, sabi ng Panginoon, itaas mo ang tungkod mo, tinaas naman ni Moses, at hinati niya yung dagat. Kaya tama si Don Moen sa kanta niya, God will make a way. Gusto kong kantahin niya na, pero mahirap na makaka-copyright claim tayo. So, yun po. God will make a way sa bawat situations. Pero, naiintindihan ko po kayo, kundi pong, bakit parang totoo yata yung awitin ni binibining Barbara Streisand na some good things never last. Alam niyo po kung bakit? Kasi totoo po yon. Some good things never last. Pero, Lord,
sana wish ko forever na to. Sana maganda, sana ganon. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Every step of the way, kung believer ka ni Jesus, lagi mong kasama si Jesus. Tandaan mo, siya lang hindi nagbabago. Itong this world we live in right now, this world we live in today, babago-bago yan. Okay? Dahil ang Panginoong Hesukristo tapat sa kanyang mga pangako. It's only a matter of knowing your true identity if you're already a believer. Kasi maski believer ka na, pwede kang magkaroon ng Egypt, or should I say, Egypt mindset, no? Na parang slave, o poverty mindset, na parang slave mindset, parang akala mo slave ka pa rin, no? Pero hindi ang totoo, nung naging mananampalataya ka, hindi ka na slave. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Basahin mo sa John 1:12. Ibig sabihin ng anak ng Diyos, i-provide niya lahat sa'yo. Okay? Lalo na ng pandemic, maraming mga Kristiyano, ang parang sabi nila, nakalimutan nila yung posisyon nila kay Christ. Lalo na yung nagbibigay nila mga ayuda, nakalimutan sila. Patotoo po nila yan. Parang ano nangyayari ngayon, ganun-ganun, kanila. Sabi ko, in everything, nandyan si Jesus. Huwag natin kalilimutan kung sino tayo kay Jesus. Kasi oo nga naman, pag maganda na yung nangyayari, sana forever na, di ba? Sana yun na. Sana wag nang magbago. Kasi normal sa tao yun eh. Normal sa tao yung, uy, maganda ang nangyayari. Masaya ako dito. Tingnan niyo, maski may bagong mahalal na mauupo sa bayan, halimbawa, lilipas din after 6 years, iba na naman ang uupo. Tama. Ganon din po sa buhay natin. May mga situations sa buhay natin na happy tayo ngayon kasi kompleto pa yung pamilya. Pero tandaan po ninyo, ihanda po ninyo ang inyong sarili. Talagang may panahon ng pagpunta, may panahon ng pag-alis. Okay, that's biblical. Tulad nung umalis na ang mga parents namin, you know, na kay Panginoon, nasa Panginoong Hesukristo na po sila, na kay Jesus na po sila ngayon. Maganda kasi pag believer na ihahanda ang sarili. Kaya pag believer, hindi aatungal ng iyak yan. Although masakit, nawalan ka ng mahal sa buhay, pero hindi aatungal ng iyak yan kasi alam natin may blessed hope tayo. Okay? Kaya kung hindi ka pa mananampalataya at narinig mo itong video, o naparood mo itong video na ito, narinig mo yung mensahe rito, alam mo, iba ang may Kristo sa puso. Iba ang may Jesus sa puso. Sa pabago-bagong mundong ito, meron tayong isang hindi nagbabago. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito sa ating pong napaka-super blessed na channel na ito, inaanyayahan kita. Pakiclick na rin ang notification bell at mag-like ka, mag-comment ka, i-share mo ito. Pinaka-importante para sa akin yung i-share po ninyo ito at ng marami pong kaluluwa. Especially mga kaluluwang ligaw, yung mga nasa mundo pa, ang makapanood nito at kanila rin pong ibahagi naman sa kanilang mga social medias. Again, i-enjoy po natin ang bawat araw at huwag po nating hahayaan na mabuhay tayo dun sa nakaraan ng parang nasa Egypt pa tayo. 2 Corinthians 5:17 nakalagay, if anyone is in Christ, he is a new creation. Wala na tayo sa Egypt. Makinig kayo mabuti, may sasabihin akong revelation dito. Importante po ito. Okay? Nung ipinahabol ng Pero, okay, yung mga Israelites, dun sa mga alipin niya mga Egyptians, hinahabol sila ng mga Egyptians, diba? Akala ng mga Israelites, wala ng way. Pero, gumawa ang Panginoon ng way, binuksan niya yung dagat, at sila ay nakatawid. Okay? Since na maging believer tayo ng Panginoong Hesukristo, niligtas niya tayo mula sa kasalanan, kaya kung may mga problema tayong sinusuo ngayon, Jesus will make a way para tayo makatakas o makaalis doon sa kapighatian na yon. Tulad po ng mangyayari sa Great Tribulation. Bago dumating ang Great Tribulation, aalisin na tayo ni Jesus dito. Ira-rapture na po niya tayo. Kasi alam ni Jesus, no? Yung paghahari ng Antikristo, sobrang sama ng Antikristo at ang mundo noon, napakasama, sobrang lakas ng mga lindol. Hindi maipaliwanag na kapighatian ang mararanasan ng mundo sa paghahari ng Antikristo sa loob ng 7 taon. First 3.5 years, ito yung magpapakilala siyang mabuti siya, kaibigan ng lahat, solusyon sa mga problema. Pero after 3.5 years, sabi ng Bible, nagkaroon siya ng sugat at gumaling. Ito, naniniwala po tayo rito. Siya po ay
namatay pero nabuhay. Yung muling pagkabuhay niya ang magiging ticket para sambahin siya ng buong mundo dahil doon nakapagpakita siya ng malaking miracle, resurrection. Imi-mimic niya. Mimic means ginagaya niya si Jesus sa lahat. Okay? Pero maganda, tayo mga believers, inalis na po tayo rito. Ganyan po si Jesus. Pag iniligtas ka ni Jesus, patuloy ka niyang ililigtas at ililigtas ka rin, ililigtas ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Thank you. And Jesus truly loves us all.